Thank you po idol, kasi po minsan may mga bad comments kasi daw po nabayaran na, natahimik na daw yung kaso. Kaya ito po yung balita na natanggap ko ngayon, napakasaya ko, wika ng dating maid. Hanggang dulo, lalaban po ako. Ipaglalaban ko po kung ano yung tama. Matatandaan na nagugat ang kaso matapos magkaroon ng sagutan sa pagitan ni Rozelle at kanyang dating amo dahil lamang sa hotdog. Pinaliwanag naman ni Raffy Tulfo ang mangyayari sa kaso ngayong nasa kamay na ito ng judge. Ang proseso niyan, manalo tayo sa MTC, sunod niyan pwede pa naman siya mag-apela sa Court of Appeals, then last stop, Supreme Court, lahat ng broadcaster. Kung manalo tayo sa step 1, 2, 3, usually Supreme Court hindi na nagbabago yan eh. Nagbigay na si Raffy Tulfo ng update tungkol sa kasong isinampa ng dating kasambahay sa kanyang naging amo na anak ni Lucio Tan ayon kay Attorney Freddy Villamor, na ipanalo na ang kaso sa Paiskalya kaya naman tila nagkaroon ng pag-asa ang dating maid. Walang pagsidla ng kasiyahan ang dating kasambahay dahil hindi niya inaasahang gugulong ang hustisya at papanig sa ordinaryong tao tulad niya. Kayunpaman, maari pa rin umanong umapela ang akusado sa Court of Appeals at ang pinakahuling hahawak nito ay ang Korte Suprema, ngunit paliwanag ni Tulfo, kung manalo sa tatlong proseso, kadalasang hindi na binabawi ng Supreme Court ang hatol. Ibinahagi ni Raffy Tulfo ang update tungkol sa kasong isinampa ng dating kasambahay na si Rozelle C. ay laban sa naging amo niyang si Timmy Tan, anak ng business tycoon na si Lucio Tan. Matatanda ang nagugat lamang ang reklamo dahil umano sa pagluluto ng hotdog ni Rozelle na nauwi sa pagpagtatalo nila ni Timmy. Nagawa rin daw umanong utusan ni Timmy ang bodyguard nito na gawa ng hindi maganda si Rozelle. Sa update na ibinigay ni Attorney Freddy Villamor ng ACT-CIS, sinabi nitong naipanalo na sa Paiskalya ang naturang reklamo. Kaya naman ang makapanayam na ni Tulfo si Rozelle, naiyak ito sa sobrang saya. Aniya, tears of joy lamang ito dahil hindi niya akalaing papanig sa kanya ang unang hakbang ng hustisya gayong kilalang bilyonaryo, ang kanyang inakusahan. Kayunpaman, maari pa rin umanong umapela ang akusado sa Court of Appeals at ang pinakahuling magdedesisyon dito ay ang Korte Suprema. Nanalo tayo sa MTC, sunod niyan pwede pa naman siyang mag-apela tinatawag na CA, Court of Appeals. And then last stop, Supreme Court. Eh kung manalo tayo sa 1, 2, 3 usually Supreme Court hindi na binabago yan eh, paliwanag ni Tulfo.